Hi mga Marikoy, for today's video nga, i-share ko nga sa inyo kung paano nga ba ako nagluluto ng tuna pasta. Bale, meron na nga rin ako ditong bawang, chicken cube, century tuna 180g, macaroni shell, jersey evaporada. Bale, mag-start na nga ako dito mga Marikoy na mag-isa, nagpainit na ako ng kawali. And syempre, naglagay na tayo ng mantika. After nung mainit na yung mantika, nilagay ko na rin yung bawang. After maging golden brown ng bawang, nilagay ko na yung century tuna. And syempre, mag-start na rin ako dito ng timplahan ng salt, pepper. And syempre, nilagay ko na yung chicken cubes. Pero kung may shrimp kayo, mas better. And naglagay na rin ako ng Alaska evaporada para mas creamy siya. After a minute nga mga Marikoy, naluto na yung ating sauce para nga sa ating tuna pasta. Bali, nagready lang ako dito ng tubig na ipampapakulo dun sa ating macaroni shell. Bali, naglagay lang ako ng asin and mantika para nga hindi magdikit-dikit yung ating macaroni shell. And syempre, huhugasan ko na rin dito yung macaroni shell natin. Gaya nga nang sabi ko sa mga previous video ko, galing siya ng palengke. Nung mainit na yung tubig na pinapakulo ko, nilagay ko na yung mga macaroni shell para nga mapakuluan na sila at lumambot. Bali, tatakpan ko nga lang muna itong macaroni shell para mabilis lumambot and syempre pantay-pantay din. Bali, binabantayan ko siya every minute mga Marikoy kasi nga nabula siya and baka tumapon. Mga ilang minuto lang rin naman yung inantay ko mga Marikoy na luto na yung macaroni shell and syempre binabanlawan ko siya before ko nga siyang ihihalo dun sa ating sauce. So, nung na-drain ko na nga yung macaroni shell, inilagay ko na rin siya agad dito sa ginawa kong tuna pasta sauce kanina. And syempre, minimix ko lang siya na mabuti para lahat magpantay-pantay. So, ayun lang for today's video mga Marikoy. Sana nag-enjoy kayo and follow for more. Bye-bye!